sa pumili ng depth card. Ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyong 2024. I feel na meron siguro sa inyong buhay na illusionist. And I feel na parte siya ng iyong past before. At gusto sabihin ng Panginoon na maging cautious ka pa rin sa taong ito. Kasi I kinda like feel na whomever that is, masyado siyang materialistic at pag ginamit ka niya sa material na bagay in the past. Okay? And I feel na itong taong na to ay kahaman sa pera. Or sa material na bagay. And I feel na you could be somebody na giver. And I'm sensing na yung wealth mo, you know. You could be somebody na tinawag ng Panginoon to give for the needy and not to the greedy. Okay, so i-clarify natin yung cards to gain more information. So, meron ako narinig sa background na taho na aso. So, ito siguro ang tao na ito, you know, madalas siya na pagalitan, na pinapagalitan ka. So, siguro ginagamit niya yung kanyang rage or yung kanyang moody energy para mapasunod ka. Kasi you could be somebody that definitely is very submissive at saka na-intrigue ka kapag may naiinis sa'yo tapos sinusunod mo na lang para hindi siya magalit. So kaya gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala kasi nilalayo ka niya sa taong ito. Dahil first of all, hindi rin maganda yung kanyang intention na ginagamit niya yung kanyang power against you. Yung pagiging submissive mo para, you know, pasunurin ka. Tapos ilagay ka siguro sa maling landas and so on. Ngayon, gusto sabihin ng Panginoon na pinipigilan niya tong tao na to na lumapit sa'yo sa 2024. So, huwag kang mag-alala yung nasa sense ko na sinasabi niya dito. I feel na talaga nakatadhana na pinaglalayo kayo ng Diyos. Okay? Kasi kung sino man siya, masyado siyang controlling at saka bad influence sa iyong buhay. I feel na ginagamit niya itong energy mo na natatakot ka sa mga taong galit or ayaw mo na may magalit sa'yo, ayaw mo ng ganito at ganyan. At I feel na alam ng tao na to kung paano ka paikutin. Okay? At alam niya na madalas kang matakot kapag may nagagalit sa'yo. So, kaya, ginawa ng Panginoon, pinaglalayo kayong dalawa. Kasi, itong ang tao na to, ginagamit niya yung reach niya, yung kanyang voice, just to gain something. At nakikita niya na sa 2024, magkakaroon ka ng pera, ng fortune sa iyong buhay. At baka itong tao na to, bumalik sa iyong buhay para mangagaw ng kung ano man ang blessing mo. So far, hindi pinapaintulutan to ng Panginoon. Kasi, you know, ikaw yung tao na you could be somebody who do have a purpose to care for others at hindi lang sa tao naghahaman na yan. Kasi I feel like you really have this loving vibe at saka talaga nurturer ka. At narinig ko rin sa background, tao na naman ng aso. So kaya siguro natatakot ka kasi you do have traumatic experience with this person. And I really feel na, yun nga, na hindi ko na naman wag kang mag-alala sa energy na to. So I feel like God is also wanting you to take some time to care for yourself and to heal from whatever had happened in the past. And God is taking good care of everything at pinaglalayo nga niya kayong dalawa kasi nga hindi na yung maganda sa yung mental health dahil natatakot ka na. At as you can see here. Next that we have is this one. So as I told you, balak ng taon na to na bumalik sa yung buhay. Kasi I'm kinda like feel na as of the 2024 or this time, this person is single as you can see here. And I'm sensing na na-realize niya na ikaw ay ilaw ng tahanan or ilaw ng kanyang buhay. O ikaw ay nagbibigay ng joy sa kanyang buhay. Ito siguro yung kanyang realization kaya niya gustong bumalik sa yung buhay.
buhay. And I'm sensing with this one as well. So marami kang traumatic experience sa kanya. Maybe this person put in a third party. Maybe this person is a liar as well. At saka kung nandito ka sa buhay ng tao ngayon, mawawala ka sa landas. Kaya ayaw ng Panginoon na magkabalikan kayo. Kasi first of all, this person is influencing you into something that you shouldn't. At itong loving energy mo, dapat binabahagi mo yan sa nangailangan at hindi sa tao na tinatakot ka at nagtitake advantage sa'yo. So for short, hindi deserve ng taong ito na gustong bumalik sa iyong buhay yung iyong love, yung iyong care, yung iyong blessings. Gusto sana ng Panginoon na gamitin mo yung pagmamahal mo sa mga tao talaga na deserve yun. Okay, so we also have, I feel na waldas itong taong mo sa past, and God is also wanting you to know that He is granting your prayer, na bibigyan kanya talaga ng tao na mabuti para sa'yo, at hindi mo mararamdaman yung naramdaman mo before na, you know, this person is forcing you to do things, etc. Talaga napaka-toxic yung napagdaanan mo sa taong ito. So hugs to you, but that God is telling you that He is sending someone in your life that will be good, that will be better than this person. And maybe you could be wishy for somebody na talaga mapagmahal, talaga naintindihan ka, at hindi ganito yung gagawin niya, natatakutin ka or so ever. Okay? So we got this depth card. So I'm kind of like feel na ito yung energy ng tao na masama nung past, na siya ay illusionist. Okay, tinakita ko ng spider, parang ano eh, may illusion, di ba? Misa may nakita ka na spider web, tapos hindi mo napapansin na meron palang ganun, nararamdaman mo na lang pang natouch mo na. So parang ganito yun, illusionist siya, at saka gusto ka niyang itrap. Itrap ulit sa ganitong sitwasyon na gagamitin ka niya. Gusto lang niya yung pagmamahal mo sa kanya lang at hindi para sa iba. Masyado siyang makasarili. Okay? So, I really feel here na gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Nilalayo niya itong tao na to sa iyong buhay kasi until now, this person didn't learn the lessons. Okay? Until now, yung intention niya sa'yo or yung motive ay gusto kanya muli makuha, not because this person wants to love you, but because this person definitely want again your light. Want what you have. Bagay na gamit ka rin niya sa pera, as you can see here. Okay, so I feel like this is somebody that put you through a lot. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. So they asked me to cleanse, so just go ahead and cleanse. To be honest with you, na-sense ko talaga yung energy na yung parang kinutuban or talagang malalim yung heartbeat, yun na nasa-sense ko. So siguro takot ka talaga sa taong ito. Hugs to you. Take some time to heal, especially about yung traumatic experience na yan. So you have this one in either way. So sa ngayon, itong tao na to ay malungkot. And as I told you, siya ay mag-isa sa ngayon. At gusto niya magkabalikan kayo kasi gusto niya muli madama yung iyong pagmamahal. Ito siguro yung naramdaman niya sa inyo. Pero ito yung nararamdaman mo sa kanya, takot at hindi pagmamahal. Okay? I feel na itong tao na to masyado siyang madrama. So you have the ginger. So I kind of like feel sa inyong, sa energy ng inyong reading, actually na sense ko may blockage with regards sa throat. It could mean na talagang pinipigilan ng Panginoon na magkipag-usap itong tao na to sa'yo kasi hindi nga siya mabuti at illusionist siya, meaning liar siya. Okay? Baka bumalik yan sa iyong buhay, sasabihin niya sa'yo nagbago siya and so ever. Pero based sa iyong reading, hindi siya nagbago. Okay? So wag kayong papauto sa kanya at pinipilit ng Panginoon na magsabi ng katotohanan itong tao na to. Madulas yung kanyang dila, panag-usap kayo para ma-realize mo na hindi maganda yung kanyang intention. I feel like you also need to learn how to say no.
Okay? And we also have the time machine in reverse. So, gusto sabihin ng Panginoon ito sa inyo. Tinatanong ng Panginoon, gusto mo pa bang bumalik sa dating mong buhay with this person? Or would you like to set free from this person? Okay, yun nasa sense ko. Kasi I'm kind of like feel na you break free away from whomever this is. Okay? So, ito yung dapat mo talagang isipin na huwag ka nang bumalik sa buhay mo dati with this person. So, you have the camera here. And we also have frenemy. At saka mag-ingat kayo kasi baka itong tao na to, may espiya siya sa paligid. And this person could be nag-espiya na yan, baka nagpapanggap na kaibigan mo, kaaway mo pala, espiya pala ng taong ito. So, somebody keeps tabs on you, honestly speaking. So, kaya sinasabi ng Panginoon na maging introvert ka sa ngayon kasi may mga espiya. So, we have this one in reverse. And I'm also sensing our gateway in reverse. So far, I feel na intention na talaga ay hindi maganda. Yung intention niya is actually agawin sa'yo yung iyong kayamanan, as you can see. And with our gateway in reverse, gusto sabihin ng Panginoon na hindi ka asenso sa taong ito. At yung gusto niya ay maging stuck ka sa kanya at hindi ka makalaya muli. Kasi I really sense na nakalaya ka na before. Okay, kaya nawala tong pera, I'm sorry, pera. Nawala itong tao na to sa iyong buhay. Kasi maybe, you know, kaya nabanggit ko pera, baka, you know, dahil sa kanya, nawalan ka ng future, nawalan ka ng pera, nawalan ka ng negosyo, and so on. So, wag ka nang bumalik sa past. Mag-move on ka na sa taong ito. Tsaka wag kang papadala sa kanyang galit or something. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. I feel like somebody is judging you from afar. At saka I really sense here na wag kang padalos-dalos mag-isip. Iwasan mo na rin mag-post sa social media about your life. Baka gamitin niya yan against sa'yo, okay? Another dimension to me. So, gusto sabihin ng Panginoon na focus ka lang sa iyong buhay sa ngayon. At, I feel na itong taong na to, bahala kanyang kasuhan. Honestly. Anyway, let's see what we have. So, we have this one and this, okay? So, yun nga, nag-break ka maybe with your ex or this person of the past. And I feel like itong tao na to, you know, this person could be manifesting you back. At gusto sabihin ng Panginoon para sa'yo na mag-focus ka na lang sa work. Huwag mo masyadong iintindihin itong si past person na hindi ka minahal, as you can see. So, to be honest with you, ito nga yung kanyang realization kasi may ilaw din dito. So this person na gusto bumalik sa iyong buhay, na-realize niya na ikaw ay mapagmahal, na-realize niya na malungkot siya nang wala ka and so on. At ayaw kanyang bitiwan, as you can see, kasi naramdaman niya yung iyong pagmamahal. I felt drawn to the heart here. I'm sorry, I don't know if you can see that. So, anyway, yun nga, inalis ka ng Panginoon sa taong ito kasi hindi siya nagbago. Yung nangyari kasi, baka naman, you know, nag-meet kayo in this lifetime because God is wanting this person to change, to be inspired by your loving energy. Pero instead na magbago siya, hindi siya nagbago. At hindi lang yun, you know, binigyan ka niya ng traumatic experience. As you can see. Kasi whoever this person is, you know, hindi siya marunong mag-contemplate. Siguro ito yung tipong tao na nagbe-blame ng iba, you know, rather than seeing their own mistakes. And I feel na itong tao na to ay makasarili at saka meron siyang jealous vibe din. So, kaya siya hindi umaangat sa kanyang buhay kasi maybe, you know, na karma siya, ginamit kanya sa pera.
So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang masyadong mag-alala, focus ka sa work, kasi I kinda like feel na may potential ka guys na maging abundant with regards sa yung money. Pero sad news is that maybe yung nangyari noong past, dahil nga ginamit ka ng tao na to, nalustay lahat ng inyong pera. So, ito nga yung mangyayari na bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makita yung kamatch mo. As you can see, kasi with this one in reverse, maybe you're not really fulfilled with regards to this person of your past, to be honest with you. And good news here na yung tao na ibibigay sa'yo ng Panginoon, mag-start kayo as friends, honestly, and it will grow to a connection, as you can see, kasi parte yan ng iyong good karma, as you can see here. At isa pa sa good karma mo guys, which is nice, is definitely money. Okay? And I feel na dahil mabait ka, yun na nasa sense ko. Maybe masyado ka mapagbigay. And I'm also sensing with this one as well. So, karma ng taong ito, guys, is hindi siya makahanap ng someone like you. As you can see, tuwing nagkakaroon siya ng relasyon, lagi siya napupunta sa tao na hindi nagbibigay sa kanya ng emotional fulfillment. Laging wrong person yung meron sa kanyang buhay. And I'm kinda like feel here na ito yung gustong sabihin ng Panginoon din sa'yo, na mag-focus ka sa work at huwag kang masyado mag-focus sa past person. Kung sakaling magparamdam siya, isnab mo lang. Okay? Kasi baka naman ginagawa niya is may gagawin niya para pautuin ka na bumalik sa kanya. So, no matter what happens, ignore mo na lang itong past person. So, anyway, tinan naman natin ngayon yung karma ng taong ito kasi napansin ko na hindi siya tumitigil sa ginagawa niyang kalokohan sa'yo. At gusto kanyang takutin. I feel like this person took you for granted and took also your money, your efforts, honestly. And I feel na naiiyak ka dahil doon. At I really feel na gusto naging sabihin sa'yo ng Panginoon na huwag kang mag-alala at focus ka lang sa work. Paulit-ulit yung message sa'yo ni God, okay? So, anyway, remember to thank God kasi nakita ko sa yung reading na talagang ginagawa niya yung lahat para maprotektahan ka from this person at hindi lang yun, bibigyan kanya ng pagkakataon na maka-experience ng love, okay? Which is nice. So, yung karma ng taong ito, you know, I feel here na kung may start man siya negosyo or something, lagi yan failed, as you can see here. At I feel like isa rin sa kanyang karma ay sickness, honestly. Kasi pinipin down siya ng langit. Remember this one? Okay? Talagang ini-stop ng Panginoon itong tao na to na bumalik sa iyong buhay. Kaya si Our Gateway kanina, naka-in reverse yan kasi, you know, hindi pinapaintulutan ng Panginoon na magpunta itong tao na to sa iyo. Okay, talagang pinipigilan niya. So, yun nga, lagi misfortunes ang meron sa kanyang buhay. Kung magkakaroon siya ng relasyon, lagi may heartbreak, as you can see here. And this is definitely your good karma na I feel na ikakasal ka to someone that is definitely loving and not a bad person. Kasi I really sense na nagdusa ka sa maling tao na to na pinadama sa'yo yung katoksikan, honestly. At isa sa kanyang karma, may kita kanya with a person at may kita niya na abundant ka with regards sa money. At wala siya magawa kundi manood kasi yun nga, as I told you, na-pin down siya ng langit. Okay? Kung sakali man kina-curse kanya, pumabalik sa kanya yung curse, okay? Yun ang dapat mo malaman at yun nga, ginawa siya stuck ng Panginoon para hindi siya makalapit sa'yo. So, nakita mo ba to? Itong castle? Hindi siya makapunta dyan kasi nakakulong siya. Maybe dahil sa sickness. Maybe some of them literally they got jailed. Okay? Or maybe meron sigurong tao sa kanilang buhay na, you know, yung ginagawa sa kanya ay pinipin down siya para hindi na siya makabalik sa inyo.
So, remember to say thank you to God na nilalayo ka niya sa masamang tao na to. And I really feel here na good fortune will definitely happen to your life. And remember yung payo ng Panginoon sa inyo na iwasan niyo mag-posting. Okay? Kung sakali man ugali nyo na kapag masaya kayo, nagpo-post kayo, wag muna. Yung gawin nyo na lang, pwede nyo talaga maiwasan. Then, you know, gawa kayo na scrapbook, doon na lang kayo maglagay. Okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about the future. And God bless all of you.